Kapag sinabing killer question, it's either may matindi kang alam about someone na gusto mong i-verify o may maganda kang tanong na pwede maging icebreaker nyo ng isang taong gusto mo pang makilala. Which makes this ideal para sa aming apat. And you can also do this if you're into icebreakers, lalo na for the holidays. We each prepared a question for one another, where one other person on this table, and that person can either read it out loud at sagutin ang tanong or isil at itago sa ating Mars Kaban. Patapang lang! Hindi sagutin. Okay, so Christopher to Jackie. Unang exchange gift. Para sa'yo. Para sa'yo. Say, mauna ka na muna. Mauna ka na! It is first. Jackie muna magbubukas. Jackie muna. Anong question sa go! Totoo ba na after 7 years, ay di pa rin kayo nagpa-plan ng kasal with your boyfriend? Kaya di siya masyadong type ng mommy mo. Ganong question! Ganda! Actually, yung mom ko tinatanong yan, ba't di pa ikaw niliyaya ni boyfriend na magpakasal? Ako naman, di kasi ako nagmamadali. Ayoko naman na ma-pressure siya. Baka mamaya, ikasal kami dahil yun yung sinasabi ng tao. Lahat naman ng tao tinatanong, ang tagal yun ba't di kayo magpakasal? Baka mamaya, di ba, magpakasal niya kami. Tas, for the wrong reasons. So hindi pa pareho kami hindi pa ready. Hindi pa kami ready. Hindi, kasi girls dapat yung serious din. Kasi yung tanong mo nagulat din ako napaka-detailed and specific. Pero ikaw, kung kunwari tanungin ka bukas, ready ka na ba? Hindi ko talaga alam. Minsan, ito totoo, nasasabi ko naman sa kanya na minsan kasi matagal na kami, 7 years na kami. So, iniisip ko minsan kung mahal ko ba siya dahil matagal na kami? O mahal ko siya kasi... Sayang. Hindi sayang. Hindi sayang. Hindi kasi 7 years is a long time. Sinabi ko naman sa kanya, mahal ba kita dahil for companionship or mahal talaga kita? Minsan, nagdududa rin ako. Alam naman niya. Siguro kasi bata pa ako nung na-meet ko siya. 18 lang yata ako. Okay. So, yun. So, hindi na ako naka-try ng ibang boys. Sure naman akong mahal ko siya. Pero yun lang, ayoko yung baka, dapat di ko na lang siya pinakasal. Hindi yung ganun. Gusto ko yung sure na sure ako. Nice. Dahil tapos na si Jackie. Ikaw na mo. Patingin! Ano na? Funny nung tanong ko sa kanya. Ano? Hindi, sasabihin mo ba? Kaya! Hindi kita kaya dito! Anong masabog yan? Oh my gosh! Grabe yung reaction! Namumula ka. Bakit sobrang gwapong? Joke! Kaloka to si... Totoo ba na sometime in the past ay may isang girl na nag-text sa'yo na gawa na tayo ng baby? Woo! Ano siya? Asan si ano? Ayan! Gusto ko malaman! Ano kaya mo? Dahil hindi mo daw sinagot yung text, tinawagan ka na lang daw, di ba? Hindi, ano yun? Joke time yun. Barkada kasi yun. Barkada, tapos... Kilala ko to eh. Kilala ko yung may nagsulat nito eh. Ninja tong nagtanong nito. Ninja ka no? Feeling ko nung conversation namin, nabasa mo. Pero biruan siya, nasa group chat yun. Nasa group chat yun. Hindi siya directly sa akin. Nasa group chat siya. Kumbaga, so maraming nakabasa. Maraming nakabasa, di ba, Ate Heidi? Wait, pero patungkol sa'yo, directed at you naman yung question. No, hindi siya sa akin. Kanino? Sa kaibigan. Kumbaga, biruan kasi siya. Biruan kasi siya, nasa group chat siya. Kumbaga, parang group siya. So, para kahit kaninang lalaki. Ang nabasa siguro nung source na yun is, gusto na ng baby, nakidirect sa akin, pero baka di niya nabasa, nag-group chat siya. So, tinanong niya ang lahat ng lalaki sa group chat? Hindi, may certain kaibigan ako na tinanong siya doon. Ah, okay. Hindi lang na backtrack ba? Yes. Kung sino okay. Okay, ang galing. Pero nang phone, check ko mamaya. Oh, nagpalit ako ng Mars, ito, exchange gift na. Oh my God! Ito na, regalo sa akin ni Mars Camille. Oh my God! Cha-cha muna ako. Yun lang. Narinig niyo ba yun? Hindi yun nalata dahil tumatawa siya. Ano, oh Mars? My God! Meron ka bang co-host sa work mo na sa totoong buhay ay di mo masyadong bet?
Totoo yan, may issue kasi kami. So gusto lang i-confirm ni Camille kung hindi ko may siya masyado. May issue talaga siya sa akin. Meron. See? Oo, meron. Meron naman. Meron. Pero siguro kasi... Pero siguro kasi wala, iba-iba lang naman yung mga tao. Tapos syempre pag nagiging kang host, ibig sabihin nun lahat kayo medyo malalakas yung personality ninyo lahat. So medyo, hindi naman sobrang banggaan, pero may iba lang siguro na rubs you off the wrong way paminsan. Right. So mga ganun lang. Pero okay naman, can work. Ang dami ko na nabili. Di alatang stress ka. Kaya ako pwede tinimun. Ay, hindi ko nasagot yun ha. Maililiit pa ba to? Oo. Pero ano, carry naman mag-work pa together. Alam mo, ganun talaga. Wala naman ata tayong, wala ni isa sa atin na masasabi na lahat ng katrabaho natin okay sa atin. Diba? Mm-hmm. Ay, nako. Ako na. Ay, ito ang paghihiganti. Ano? Hindi siya sobrang specific, pero curious lang ako. What? Ang hirap naman ito! Kasi napaka-specific ng tanong! This is hard, okay? Sa mga kakilala mong artista, sino ang feeling mo eh hindi masyadong deserving sa tinatamasa niyang tagumpay ngayon? Grabe! Niyang tagumpay ngayon. Meron ba? Actually, iniisip ko nga kung meron ba. Kasi siguro ang napansin ko lang, iba kasi yung trend nung time na nagsimula ako sa correct. Ngayon. Oh, like dati, tadaan ka talaga sa butas ng karayo. Magsisimula kang extra, magsisimula kang talent, hanggang sa support ka. Tapos unti-unti, medyo okay, aangat ka na aangat. Ngayon tama. Kasi it's easier to get in the business. So parang sasali ka ng show, yes. Ng contest, pasok ka na, mag-YouTube. So iba-iba eh, nag-evolve din kasi yung panahon natin. So kung meron man na ganun, eh siguro panahon din kasi nila. Kasi parang feeling ko naman, mula namang aangat ng walang pumansin na dapat siyang umangat in the first place. Or inangat lang niya yung sarili niya, mahirap naman yun. Mahirap magbuhat ng sarili. Tama, kailangan may magsusupport din sa'yo para magiging superstar correct. Or something. Oh, nice ba? Hirap yung panon na yun, grabe. Pero totoo naman. Yeah. Nice one, guys! Oh my gosh! Diba? Oh!